buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal at ang puot ko'y nag-aalab laban sa mga dumahagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito'y tatawaging lungsod ng katotohanan at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging banal na bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matandang babae't lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plaza at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain, sa silangan at kanlungan, ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila'y mananatiling tapat sa aming tipanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy mahayag kapag siyon ay natatag.
Panginoon, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pangmuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginoon, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matititig upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataguyan na mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang mga anak na iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay, mahayag? Sa Siyon o Poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Magsitayo na po tayong lahat. Panginooy purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap." Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong ipinagdiriwang natin ang pag-alaala sa ating mga guardian angels, anghel na tagatanod. Ang pagdiriwang na ito ay nagmula pa noong 16th century sa Espanya at si Pope Clement X noong 1670
ang nagtalaga ng araw na ito para sa ating mga guardian angels. Mula sa tayo ay sanggol, mayroon na tayong mga guardian angels na sumusubaybay sa bawat isa sa atin. Kaya nga, isa sa mga unang itinuturo na panalangin ay ito, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Ito marahil ang isa sa una kong natutunan na panalangin, ang paghingi ng tulong sa aking guardian angel. At marahil ang bawat isa sa atin ay ganyan din ang kadalasang ginagawa. At sa panalangin ito, pinapaalalahanan tayo ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sabi sa panalangin, Anghel ng Diyos, tanod kong mahal, pag-ibig niya ang sa iyo'y naglagay. Hindi ba nakakapanatag ng puso, nakakapanatag ng kalooban, na ang Diyos na mapagmahal, hindi tayo pinapabayaan? At nagtalaga pa siya ng isang anghel na kung saan sa iyo nakalaan. Ganyan kang kahalaga sa ating Diyos. Ganyan kang ka-special at hindi ka pababayaan ng Diyos. Isang anghel na nasa iyong piling sa lahat ng araw ay gagabay. Kaya nga, kagabi, noong ako ay nagninilay tungkol sa ating kapistahan ngayong araw, ito ang nangibabaw sa aking pagninilay. Ang dakilang pagmamahal at paggabay ng Diyos sa bawat isa sa atin, na kahit na matigas ang ulo, kahit na nadadapa, kahit na nagkakamali, kahit mahina, ang Diyos hindi nagsasawa na ipakita ang kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Ang Diyos walang hanggang umiibig. Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin ay laging nag-uumapaw. Napakamapagmahal ng Diyos. Ang ngalan niya ay pag-ibig. Lagi niyang hangad na tayo ay mapabuti. Lagi niyang hangad na tayo ay maging matuwid at hindi maligaw. Ganyan kang kamahal ng Diyos. Ganyan kang kahalaga sa Diyos na may isang anghel na nakatalaga sa iyo sa lahat ng araw. Sa bawat sandali ng iyong buhay. Kaya nga sabi sa Psalm 91, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Mga anghel ng Panginoon na sa bawat isa sa atin ay tinatanglawan. Mga anghel ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay tinatanuran. Mga anghel na Panginoon na ang bawat isa sa atin pinamamahalaan. Iyan ang gawain ng ating guardian angel. Tinatanglawan tayo upang sa mga panahon na naliligaw, sa mga panahon na nabubulagan, sa mga panahon na tila ba nalalabuan, ang tanglaw ng ating mga guardian angel ang magbabalik sa atin sa Panginoon ng pagmamahal. Iniingatan ang bawat isa sa atin at inaakay. Kaya nga,
hingin natin ang tulong palagi ng ating mga guardian angel upang sa mga pagkakataon na tayo ay naliligaw, masumpungan natin ang daan pabalik kay Jesus. Sa mga pagkakataon na tayo ay nawawala, mahanap natin ang daan pabalik kay Jesus. Sa buhay natin, minsan nagiging mahina tayo na labanan ng tukso. Minsan nagiging marupok tayo na tumindig sa kung ano ang tama. Sa mga pagkakataon ng buhay natin na ganito ang ating hinaharap, hingin natin ang tulong ng ating guardian angel upang makita natin ang kanilang tanglaw pabalik kay Jesus. Isang tanglaw na hindi mawawala sa atin. Isang tanglaw na minsan hindi natin pinapansin. Kadalasan, hindi natin binibigyan ng halaga. Isang tanglaw na mula sa ating mga anghel na tagatanod. Isang tanglaw mula sa ating guardian angel. Mga anghel na itinalaga sa atin ng Diyos ng pag-ibig. Mga kapatid, hilingin natin ang paggabay ng ating mga tanglaw. Huwag po kayong magsawa sa inyong mga alaga na matigas ang ulo, matigas ang puso. Minamahal naming mga anghel na tagatanod, patuloy niyo po kaming tanglawan pabalik sa Diyos. Patuloy niyo po kaming akayin upang hindi mawala. Patuloy niyo po kaming ingatan upang hindi mapahamak. Patuloy niyo po kaming subaybayan upang maging tapat na tagasunod ng mahal na poong Jesus Nazareno. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side to light and guard, to rule and guide. Anghel ng Diyos, tanod kong mahal, pag-ibig niya ang sa iyo'y naglagay sa aking piling sa lahat ng araw upang ako'y tanglawan at tanuran, akayin at pamahalaan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging karapat-dapat tayo na maging Kanyang mga anak. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mas mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit tulad ng mga bata, naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na magmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo.
walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao, naway maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa langit, manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kalooban tulad ng sa bata, sapagkat para sa mga tulad nila ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita ang mga banal mong mga anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layuni ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, ah."
at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayundin naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Amang San Benito, Santa Teresita, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo,
Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanglang na ako ng katawan at tugon ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa panganib ako'y iiwan.
sa piling niya. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahang, lalo na po ang mga may sakit at may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na Oktubre 5, araw po ng Huwebes, sa ganap na 6 ng gabi, makiisa po tayo. Available na po ang ating All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladinil ng mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.